All right. Panoorin natin ito, no. Sobra talaga. Makikita natin ang hindi patas na batas, ano, para sa mga Pilipino. Pero bago 'yan, panoorin muna natin itong balita na ito. Inero address ng makita sa X-ray ng DAIA ang mga prutas at gulay na laman ng bag ng 10 flight crew ng Philippine Airlines. Ayon sa Bureau of Customs, walang kaukulang permiso mga ito. Kailangan meron itong phytosanitary permit. So kung nakikita ninyo, no, ang balita dito ay crew. Ibig sabihin ito yung mga flight crew ng Philippine Airlines na pangalanan. Hindi naman mismong pangalan ng mga gumawa, pero napangalanan yung PAL. So may dagok ito sa Philippine Airlines. But yung gumawa ay yung mga stewardess and mga ibang crew dyan. Makikita ninyo dito mga kilo-kilong lemon, strawberry, at yung sibuyas. Ang ginawa po is kung meron silang goods to declare, lahat sila nag-click doon sa QR code ng no app. Okay. Tagapagsalita ng Bureau of Customs. After physical examination, nakita ng examiner yung mga assorted agriculture products. Violation po yun. Sa tala ng BOC, 27 kilo ng sibuyas, halos 10 kilo ng lemons, at 1 kilo ng strawberry at blueberry ang nakumpiska mula sa 10 flight attendants. Okay. So, wait ah, balikan natin yung bilang. 15, ito, kahit dito lang tayo sa onions, sa sibuyas tayo mag-concentrate. 15.5 kilos na onions sa 10 tao. Hindi po 15 kilos sa iisang tao. Pwede siguro kung iisang tao yan, 15 kilos, napakadami naman yan. Pero, 10 tao sa 15 kilos. Ibig sabihin, bawat isa sa kanila, more or less, 1 kilo, meron siguro 2 kilo, meron yung less than 1 kilo. Ibig sabihin, hindi siya ganong kadami. Yung bilang nung dinala nila ay hindi naman yung parang, alam mo yun, yung parang smuggled items na ang dami-dami. Mula sa 10 flight attendants. Ayon sa Bureau of Plant Industry, kahit kaunti lang, maaaring may turing na smuggling pa rin ito. Dagdag pa ng DPI, madalas itong nangyayari pero hindi na nai-report dahil sa kakaunti lang ang pinupuslit. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Airlines sa si Cielo Villaluna, inimbestigahan na nila ang naturang insidente. Haharap din sa disciplinary sanction sa kanilang crew batay kung anuman ang kalalabasan na investigasyon. Okay. Panawagan naman ng Customs at DPI, lahat ng pasahero maging crew ng mga airlines, dapat na ideklara ang mga bagay na bit-bit nila, lalo na ang mga agricultural products mula sa ibang bansa. Rafi Santos, ABS-CBN. Lalo na yung mga agricultural products. Hindi ba dapat lalong-la kung yan ay droga? Sabagay, kung droga yan, hindi naman sino namang tanga ang magde-declare pag droga. Pero ito lang ah. Sana magkaroon tayo ng patas at konsiderasyon. Kasi ganito po kasi yan. Nagmahal na ang sibuyas. Sobrang mahal ang sibuyas. At marami pang mga produkto ang susunod dyan. Biruin mo, 600 ang 1 kilo ng sibuyas. 600, 700. Ngayon, hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay stewardess, flight crew ng malaking paliparan, ay mayaman ka na. Hindi ibig sabihin na kapag sumasahod ka ng 100,000 a month dahil ikaw ay stewardess, ay mayaman ka na. Kita nyo, sila ay stewardess, malalaki yung mga sahod ng mga yan. Pero bakit pa rin sila nagdadala ng mga ganyang items? Kahit alam nila na medyo tagilid sila. Bakit? Kasi dumidiskarte sila sa buhay. Sila po ay mga considered na OFWs din. Ano ba? Yung naiisip nila na sobrang mahal ang bilihin sa Pilipinas, might as well na mag-uwi naman sila. Parang tsokolate.
eh papasulubong nila. Isang kilo, eh ganun ba kalaki yung ganyan na kailangan mo pang i-declare na, oh, meron akong isang kilong sibuyas. Pag tsokolate ba dinideclare? Hindi naman, di ba? So, sana naman lang, kahit konting consideration, kailangan bang ilagay mo sa declaration na, ito, sibuyas, onion, isang kilo. Samantala, dito natin makikita yung pagiging unfair ng ating treatment sa ating kababayang Pilipino. No? Kita nyo, na nahuli halos isang kilo ng high grade na marihuana. Tapos, napawalang sala. Tapos, halos ayaw ibalita sa media. Pero ito, sibuyas, pinangalanan, ito dahil airlines, stewardess, mga ganito, 10 katao nagdala ng ganito. Kita nyo, wala bang consideration na kahit ito malalaki yung sahod nila, dumidiskarte pa rin para makatipid. Hindi ibig sabihin na OFW ka, hindi ibig sabihin na flight stewardess ka, mayaman ka na, marami ka ng pera. Actually, naisip ko ngayon eh, nung ako'y umuwi, naisip ko ngayon na magdala ng sibuyas. But I think at that time, wala pang ganitong balita. Pero siguro ngayon, gagawin na nilang bawal magdala ng sibuyas. Hindi ba pwedeng dumiskarte naman kami para makatipid naman sa sobrang mahal? Dapat sana ang ginagawa ng ating mga nasa public officials na to, public service na to, gawan ninyo ng paraan para hindi kami gumawa ng mga ganitong bagay. Gawan ninyo ng paraan na pamurahin itong sibuyas kasi nakakapangmura talaga ang presyohan ngayon ng sibuyas. Akala ko ba mga bayani, mga OFWs, pero bakit ganun ang ginagawa ninyo? Naakala mo naman, nagdala lang ng isang kilong sibuyas para namang mga smugglers na? Samantalang itong mga kilo-kilong droga na nasasawata dyan, napapawalang sala. Naakala mo naman, kung ipagtanggol, akala mo naman napakasanto, tapos sibuyas, mga prutas, agricultural products, lalong-lalo na daw agricultural products. Sabihin ninyo, lalong ng mga droga. Kaya sana naman na bigyan naman natin ng konsiderasyon. Ituring natin na ito ay parang mga tsokolate na pasalubong. Siguro naman, kahit pa paano makakamura ka na makapagdala ka ng sibuyas, siguro naman matutuwa yung pamilya na ay, buti may pasalubong kang ano. Instead na dati, kung matutuwa sila sa pasalubong na tsokolate, mas matutuwa sila sa pasalubong mo na sibuyas. Kasi you could imagine 700 isang kilo ng sibuyas. Mas mahal pa sa tsokolate. Sana isipin ito ng ating gobyerno, no? Na mabigyan naman ng kahit konti naman, konting konsiderasyon. At wag naman natin basta husgahan itong mga, kita nyo parang kriminal. Ito, simpleng pagdadala ng sibuyas, mga prutas, iimbestigahan, nakakala mo, mga kriminal, mga smugglers. Saan ka na, yung iba nga, di ba? Yung iba nga, dahil komo sila ay stewardess, sila ay crew ng isang eroplano, walang pakialam. Itong mga nagdala na ito, kahit silang malaki ang sahod nila, nagtitipid sila. Dumiskarte sila. Dumiskarte para makakatipid. Iba talaga, ibang klase ang ating bansa.